Ayan. Good morning. Good evening at shout out sa inyo lahat. Sa lahat ng ating mga minamahal na viewers, no? Ayan. Dito guys, sa video na to. Ito po ay usapin. Ayan, haba na nabuhok ko. Lagi kasi nakatali guys, no? Kaya ngayon nagulat kayo. Ayan na po, mahaba na yung buhok ko. Ayan na. Oh, nahampas ng hangin. Ito yung usapin sa pera kay Ate Malo. Shoutout sa mga nakapanood po ng live ni Ate Malo kanina. And doon po ay may mensahe si Ate Malo at hindi natatapos yung issue at marami ang nakikisawsaw, no? Na hindi naman po kinukuhaan ng mga opinion. For example, papangalanan kita kay Sis Hayat Zamora. No? Hindi ka naman pinararatangan. Nabanggit man ang iyong pangalan, nag-live ka na 5 oras, ang dami mo na sinabi. So ano nangyari? Lumalaot. Pero hindi po yan ang topic ko. Nung isang araw pa, ay hinihimo ko si Ate Malo. Ate Malo, ano ang plano mo? Ano ang desisyon mo? Sabi ni Ate Malo, kailangan maibigay yung pera doon kay Rowell of Malalat. Pero kung ano man yung desisyon niya, inirerespeto at iginagalang. No po, ako ay nagbigay ng isang magandang mensahe para sa kanya na iyon yung sa alam ko makakabuti. Na sabi ko kay Ate Malo, hayaan mo na lang kaya. Intindihin mo na lang. Kasi isang taon na rin naman ang lumipas dahil kung babayaran ka ay kung ikakas, baka hindi kayang biglain yung kabuoang halaga. Ang mabuti niyan, kung ito ay tanggap ng iyong loob na hayaan mo na ang halagang 50,000 total malapit ng Pasko ay ipapasko mo na lang kay Kaprom D. Yan po ang aking suggest. Pero hindi pa nagbago ang isip ni Ate Malo. Pero ito po, guys, magandang balita, no? Para matapos na rin yung issue at marami nakikisawsaw. Pero ako man ay nagsalita, no? Ito, may magandang balita po tayo. Wait lang, no? Ako man ay nagsalita doon sa aking in-upload na video. Bago ako nag-upload, unang sumabog ang voice message sa live po ni Rowell of Malalag. Doon ipinarinig ni Rowell of Malalag yung voice message na ito ay may basbas ni Ate Malo. And dahil magulo na, at hindi nagkakaintindihan, binigyan ko din po ng explanation, kapaliwanagan. At ito din po ay may basbas ni Ate Malo at doon po ay pinarinig ko ang video. Ang layunin ko bakit kaya ko ipinarinig ay nang sa ganun ay maintindihan ng lahat. Walang motibo na pagpapahiya kundi sinimulan na bakit nagkaroon ng ganun na di umano alam nyo na bawal daw magpapunta sa kubo. So, sinimulan ang kwento. Kumbaga, may mga hawak naman din tayo resibo, no? Sinimulan lang yung kwento. So, doon matitrigger. Na-trigger ang patungkol doon sa pera, no? Kasi syempre, kahit naman saan naman to, kung magkakaso, alalabas dyan. Kasi, ano yun, ebidensya yun eh. Ebidensya na doon sa sinasabing bawal. Nagagamit, binabawal daw. So, na-trigger lang, napag-usapan. Kasi nga, hinanap bakit saan nag-umpisa. No, and may bas-bas ng mismong si Ate Malo na iparinig. No, so ayun na. Dito guys, no. At dahil hinihimo ko nga si Ate Malo para matapos na at wala na nangingialam, wala na nakikisawsaw. Total, magpapasko na, hayaan mo na lang. Ipapasko mo na kay Kaprom D. At eto na, guys. Pakinggan nyo po ang video clip. Sana ay makarating sa tinatutungkulan. Walang iba kundi kay Kaprom D. Nang sa ganun ay matigil na rin. Kakiusap lang po sa lahat. Wala pong mangbabas. Wala pong mangbabas dahil hindi ko natututukan ang comment section sa lahat ng oras, sa lahat ng minuto o segundo. Do, pakiusap lang po guys, no? Walang mababas. Ito po, ang layunin ng video na to para matapos na, matigil na ang usapin, dinesisyonan na po ni Ate Malo. Ito po, pakinggan nyo guys. Ayan po mga kapatid, itong video na gagawin ko po para lang po sa katahimikan ng lahat na wala na po tayong dapat pag-usapan pa. Ito po ay ipagkakatiwala ko sa dalawang tao na siya na po yung magpapa
Abot kay Kaprondi kahit po ito ay nasabi ko na sa live ko na hindi na po namin ito pag-uusapan. Ito po ay huli ng pag-uusapan na sana po matapos na. Ito po ay pinagkatiwala ko po dito sa dalawang tao na sila na po ang magpaabot kay Kaprondi na ang 50,000 po di ko na kukunin. Regalo ko na lang sa iyo to, Kaprondi. Pero ang gusto ko lang, hindi na maulit, iyon na. Total, malapit na ang Christmas, regalo ko na lang sa iyo. Naiintindihan ko ang sitwasyon. Kung wala, wala. Kaya, I'm decide na iyong iyo na ang 50,000 na yan. Ito, pinagkatiwala ko to na voice record ko kay Cell TV PH at Miss Bopil Mix Vlog. Marami pong salamat sa inyo mga kapatid sa nantindihin nyo na na huwag na natin iba si Kaprondi at huwag na sana ni Kaprondi'ng uulitin pa. Regalo ko na yan sa iyo na 50,000. Malapit na ang Christmas. Merry Christmas na lang. Gawin mo na lang po yung tama. Yun na ang masasabi ko. Maraming salamat sa inyo mga viewers. Thank you so much. Bye-bye. Love you. Bye-bye. So, ayun na. No? Narinig naman ninyo. Nung isang araw, yun, hinihimo ko pa si Ate Malu. Pero, eto, nahimasmasan. Nagkausap ulit kami kanina. Una-una, may mga nakikisaw-saw din na hindi naman binigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag. And kami nga, ni Roel, nagpaliwanag. So, doon, na-trigger lang. Siyempre, doon kasi, hanapin eh. Ano ba? Bakit mo nasabi to? Bakit ito yung alibay mo? So, pumutok ang voice message sa live ni Rowen of Malalag. No, hindi lang doon. Siyempre, naparinig ko din. Pero ito na. And ang akin lang, yan. Kay Kaprondi, Merry Christmas. Ayan, may maagang pamasko sa iyo. Si Ate Malo. Wow. Oh, Ate Malo. Oh, sana lahat papaskuhan mo. Hindi lang si Kaprondi. Ayan na. Pero ayun na, no. Dito, ito na. Lesson learned sa ating lahat. Lesson learned kay Kaprondi. Yun lang. Alam mo na yon. Next time, pagka may mga ganyan, agap lang. Bayaran ng hindi humantong sa ganyang issue, no? Pero yun na guys, wag na natin balikan ang mga nakaraan, wag na din po magbabas, and doon sa mga nakikisaw-saw, no? Kagaya kay si Sayat. Si Sayat, nag-chat ka sa akin kahapon. Ito, pahabol ko na lang guys, no? At narinig naman po ninyo ang mensahe natin Malo na ito ay hindi na po babawin at papasko na kay Kaprondi. Yan, maganda, no? Maganda. Kay si Sayat, ito, mensahe ko sa iyo. Nag-message ka sa akin kahapon. Ang dami mo sinasabi patungkol kay Ate Malo. Ano ang sabi ko sa iyo? Huwag ka nang magsalita. Hayaan mo at hindi ka pinaparatangan. Hindi po kinukuha ang iyong opinion. No? At ikaw na rin mismo ang nagsabi na hindi ka kasama diyan sa 50,000. Pero bakit po nakisawsaw ka? At inabot ka po ng halos 5 oras sa iyong life. Ano ang motibo? Ano ang layunin? May galit ka ba kay Ate Malo? Sumawsaw ka. Lumalaot. Ha? Lumalaot. Dapat ang ginawa mo, kayo naman may pinagsamahan. Dapat ikaw ay namagitan. Namagitan ka. Pero anong ginawa mo? Sige ka. Live. Inabot ng ilang oras. Anong nangyari? Oh, so ngayon, durog si Ate Malo. Ha? Durog si Ate Malo. So ngayon, kayo ay may pinagsamahan. May galit ka ba? Tanong ko lang. May galit ka kay Ate Malo? Kasi sa himig ng iyong pananalita, at sa mga binibitawan mo salita, medyo hindi maganda. Para kay Ate Malo. So, masaya ka na. Ha? Masaya ka na. Kung yun ay kinasasaya mo, okay. Pero, kung hindi ka nakisawsaw, hindi na rin sana magkukontent pa yung ibang reaktor. Unang-una, hindi hinihingi ang opinion mo at ikaw mismo nagsabi sa akin at ikaw mismo nagsasabi na hindi ka kasama dyan. Pero, ang dami mong binitawan pang mga salita, ang dami mong dinandan. Next time, lesson learned, magiging aral sa'yo, sa issue ng iba, huwag ka na sumawsaw. Kung nabanggit man ang pangalan mo, maaaring yun ay dahil na naikwento na lang yung pinagmulan nung panahon, nung araw na itong tungkol sa pagpapadala ng pera na to. No?
naikwento lang eh. Wala namang paratan sa'yo eh. Pero bakit gano'n? Bakit gano'n nang nangyari? Ang dami mo na sinabi na hindi naman kinukuha yung opinion mo. Nakisawsaw ka? Sumawsaw ka? Nasa halip sana, mamagitan? Mamagitan ka? Kasi may pinagsama kayo, naging kaibigan ka eh. Pinalaot mo? Sasabihin mo? Last na yung live mo? Kahit, bakit pa nag-live daw? Ah, last daw yung live niya kahapon. Bakit daw si Ate Malu nag-live? Natural! Sasagot! Dahil magpapaliwanag siya. Ikaw, ang tanong, wala. Ito ha, kahit si Ate Malu mag-live na mag-live, siya yung nasa ano eh, nasa, siya yung involved eh. Ha? Kanya yung usapin eh. No? Kanya usapin yun eh. Kahit mag-live, wala kang pakialam doon. Ikaw, hindi ka kasama sa usapin, pero sige yung kuda mo. Next time, huwag ka nang makikisawsaw sa issue ng iba. Ha? Huwag kang sumawsaw. Pinapalala mo lang. Nanggugulo ka lang din. Ha? Ganun ba? Pinapagulo mo lang din ba? Sinabihan na kita kahapon eh. Ako nga, hindi nga ako nagtatopic na eh. Nagbigay lang ako. Bakit ako nakapagtopic? Nakapagpaliwanag? Binigyan ko lang linaw yung kay Rowan at Malalag. And yung kung bakit nangyari na ulit. Tawag dito kung bakit humantong sa ganun. Bakit nakapagsalita na bawal daw magpunta sa lighthouse. So, sinunsun. Inumpisahan ko na ganito, ganun, ganun. Kaya nakapagsalita si Rowan at si Kaprondi. Dahil sa ganito, sinisingil kasi. So, pinarinig ko lang. Na-trigger lang, napapag-usapan, mahagip at mahagip kahit saan yan. Kahit sa husgado dalhin, mahagip at mahagip yan, no? Wag na lang makikisaw-saw, no? So ayun na, eto, wala sa kung ano man, sis Hayat, no? Ako yung nagsabi na sa iyo kahapon, hayaan mo na, wag mo na pansinin. Pero, nag-live ka ng kahaba-haba. Eto na guys, no? Yung message po ni Ate Malo, pakiusap lang po sa lahat ng ating mga minamahal na viewers, please. Wala na po mababas at okay na po. At yan po ay hindi na po kukunin ni Ate Malo. At papasko na po kay Kapromdi. Papasko na po yan kay Kapromdi. Kung magsasampa man ang kaso pa si Kapromdi, nasa sa kanya na po. At ready naman po kami, kung sino man yung sinampahan niya. Kasama niya si Rowella Malalag. Dahil si Rowella Malalag ang naglabas ng voice clip. Pero, hindi yun. Porkit siya ay nagsampa ng kaso or sampa ng reklamo ay agad ay nasa korte. Yan po ay iniimbestigahan. Hindi po yan ganun kadali. Ayun na, no? At ang aga ng pabasko ni Kapromdi. Sana all. Ate Malo. Ayun na. Hanggang dito lang guys. No, ito ay paglilinaw lang. Wala sa kung anuman. At isa po ako sa naatasan. At sabi nga na Ate Malo, ipahayag mo sisi sa lahat sa may mga makakapanood na ang pera ay hindi ko na binabawi at ito ay papasko na kay Kapromdi. Yan, okay na. Baka may magtatopic pa dyan. Tapos na. At tinapos ko na. No, isang araw ko pang ginagapang si Ate Malo. Ate Malo, hayaan mo na lang yung pera na yan. Huwag mo na singilin yan. At maghahaba at maghahaba. Pero, awa ng Diyos. Kanina lang, napauuna. Kaya nag-live siya kanina. Ayun na guys, mega lang shout out sa inyo lahat. Ingat kayo palagi. At pakiklik naman guys ng thumbs up. Ayan, bye-bye!